Hindi pa rin makabiyahe ang mga bus na walang terminal sa Maynila sa kabila ng pagbabago sa ordinansa ng lokal na pamahalaan. Problema kasi ng ilang operator ang mataas na singil para makagamit ng multimodal terminal sa lungsod. May ulat on the spot si Jay Zabale. Jay? Rafi, tama nga yung sinabi mo, mukhang malabo pa nga na magkaroon ng biyahe ang mga city buses papasok ng lungsod ng Maynila. Sa araw na ito ay wala pang city buses na inaasahang mga kapasok sa lungsod ng Maynila dahil sa pag-alma ng mga bus operators ng Eastern Fairview Quiapo. Dahil bago raw mabigyan ng sticker ng City Hall upang makapasok sa lungsod, kailangan daw na may terminal sila. Ang problema, napakalaki umano ng hinihingi ni Vicente Javier, ang may-ari ng park and ride at multimodal terminal. Sa unang offer daw nito sa mga bus operators, kinakailangan magbayad ng 120 pesos per entry ang mga bus. Lumalabas na 1,200 pesos per day sa limang biyahe ang isang bus. Sa 220 buses na pinapayagang bumiyahe, nasa 264,000 a day ang kita ng terminal. Sa isang buwan, nasa 7.92 million pesos ang kubra ng bus terminal. Bukod dyan, humihingi pa ng 2 months advance at 1 month deposit ang terminal. Kaya ang bawat operator ay kailangan maglabas ng 1,080,000 pesos. Sa 22 operators, ang kita ng terminal ay humigit kumulang 24 million pesos. Ang gusto pa ng terminal ay monthly check ang ibabayad. Kaya dagdag problema rin daw ito sa mga operator dahil paano kung hindi makabiyahe ang kanilang unit, e bayad na ang terminal fee. Mananawagan sana kami kay Mayor Erap Estrada at saka kay Vice Comoreno na kung maaari, tinulungan na rin lang nila kami, di ba? At okay naman yung programa. Sangayon kami, maganda yung pinaplano niya. Na sana din sa problema sa terminal, lubusin nila yung pagtulong sa amin. Unang-una, siguro naman, lahat ng gusto nila, binigay na namin. Ibig sabihin, napagsakayon na namin. Kung terminal na ito problema, nakikiusap kami sa kanila na tulungan kami para matapos na itong problema na ito. Umabot nga daw hanggang alas 12 ng hating gabi ang kanilang meeting sa may-ari ng terminal. At ang pangalawang offer daw nito ay 80 pesos per entry. Pero sabi nga ng mga bus operators ay napakabigat pa rin daw nito. Ang kanilang hinihingi, 40 pesos na lamang daw per entry para naman kahit papaano ay may kikitain pa sila. Rafi? So Jay, paano nagtapos yung kanilang pag-uusap? Pasarado na ba yung may-ari doon sa presyong ibinigay niya doon sa mga operators? Ayon sa nakausap natin mga bus operators, matigas daw yung may-ari at ayaw pumayag dun sa hinihingi nilang 40 pesos. Pero umaasa pa rin daw sila na baka mapag-usapan pa ito at sabi nga nila, pagkatapos ng ginawa nilang press conference kanina ay magtutungo sila sa Manila City Hall upang humingi ng araw ng tulong mula sa Manila LGU at baka sakaling mapapayag nila ang may-ari ng terminal. Rafi? So in the meantime, Jay, yung pag-i-issue ng sticker para makapasok sila ay tinigil ba muna or tuloy-tuloy yung pamimigay na itong mga sticker? Ayon naman dun sa mga bus operators nga na nakausap natin, ang sabi sa kanila, hindi sila pwedeng makakuha ng sticker hanggat wala silang terminal. Ang problema, wala silang kontrata nung may-ari ng terminal nga. Ibig sabihin, wala silang terminal, wala rin silang sticker. So Jay, para sa mga sumasakay papuntang Maynila, iba na nga yung patakaran, ganun pa rin yung magiging kalakaran dyan. Bababa sila dyan sa may Mabuhay Rotonda bago makapasok ng Maynila, Jay. Tama ka dyan, Rafi. Ngayon nga, medyo nahihirapan nga daw ang mga pasero natin dahil dito lang sa tabi ko, dito nagbababa ang mga bus at lalakarin nila hanggang dun sa kabilang side papunta sa may PLDT kung saan na doon naman sila makakakuha ng kanilang sasakyan. Rafi? Problema yan pagka lumakas-lakas na yung ulan. Maraming salamat, Jay Zabale.